Satu, dua, tuh. Aming mga kapangyarihan, kami po ay maglalayag na naman at mangingislap. Gabayan mo po kami sa tamang landas. Bigyan mo po kami ng sapat na enerhiya upang makahuli ng isla at may sapat na lakas sa aming pananatili sa laot na iyong nilikha. Patnubayan po kami at ilayo sa kapahamakan dahil itong ginagawa naming lahat ay para sa aming kapwa at kapakanan ng aming pamilya. Naway makahuli kami ng isla upang may mga maiuwi kami sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong araw-araw na kabutihan sa aming mga mangingisda. Ang mangingisda ay isa sa mga mangunahing kabuhayan ng mga taga-Roa. Ang mangingisda ay isa sa mga pinakamahirap na trabaho dahil sa mga piliko na nararanasan ng mga mangingisda sa laon. Andiyan na maabutan ng bagyo, o kaya masiraan sila sa laon, at sa kaso ng mga longliner ay masapitan ng hooks dahilan para maaksidente. Sa longline kasi, manual na inaarya at saka inaatak yung hook and lines. Dito may experience nyo na sumabit yung longline nyo sa bato, o kaya worst ay mapipigtas yung buong gears nyo at maiiwan. Marami sa mga mangingisda ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral dahil sa kahirapan. So maliit pa lang sila, sumasama na sila sa laon. Meron kami ditong kasama, yung si Popo. 9 years old pa lang siya, sumasama na siya sa tatay niya para mag-longline. Kaya mamaya, may makikita kayong bata na ang pangalan ay si Santino. Si Santino ay kasakasama palagi ni Rene. So nung nakita niya si Rene na dito na sumasakay, nag-request siya na kung pwede siyang sumama. At agad naman ang namin pinagbigyan. Halina kayo at samahan kami sa panibagong adventure sa pangingisda. Yung longline kasi, is ang dami nitong preparations. No? Maglalagay ka ng pain, ayusin nyo yung mga boya nyo. Tapos pagdating sa pag-arya, dapat mas mabilis ka. Kasi kung hindi, maguguhol-guhol o kaya kakainin ng propeller yung longline nyo. So mas madidisgrasya tayo dyan, tsaka mas tatagal pa yung trabaho. Sa case naman ng mga crew namin, sina Popo, gamang-gama na kasi nila yung paglo-longline, kaya mabilis silang kumilos. Kaya madali lang sa kanila. So yun, nagkakaroon kasi ng problema tulad nito. Makakainin ng propeller yung tali natin. So may kailangan talaga may isang lulundag para mag-free ng tali doon sa propeller. Pero sobrang delikado nito kasi malalim dyan, nandyan yung peligro na baka may pating o kaya may barakuda, tsaka tapos ang lakas pa ng current, may tendency pa na tumama yung ulo mo dun sa bangka, tuluyan ng madisgrasya. Yung longline kasi very systematic to eh. May tagahatak, tagaayos ng hook, may tagapain. So sa case na to, isa ito sa mga struggles naming mga longliner. Dito sumabit yung mga hook namin sa bato. Kaya talagang dapat pagpasensyahan mo tsaka gamitan mo ng teknik para mahatak siya na hindi maputol yung longline namin. May time naman na yung huli namin is kinakain din ng ibang isda o kaya mga pating. Tulad na ito, minsan napuputol yung hook. Pating yung yumari. So time check guys, alas 5:30. So yung area namin, yun yung bago naming longline,
yung panalagto, yung tawag namin malalaking hooks, tsaka yung mga bahaya niya malalaki. So 30 minutes, iaarya lang to, mga 600 hooks lang siya. Yun, sana maraming huli mamaya dahil mas malaki na siya tsaka mas matibay. Hindi kagaya nung nakaraan na ang daming naputol, ang daming nabigtas. So yun lang, kakatapos lang namin mag-arya. Pero may malaking problema. Kasi yung pinaka last na line namin dito, nahulog na namin yung marker. Ang problema is meron siyang katabing pamo. Yung net siya, guys, na doon sumasabit yung mga tangige. Actually bawal siya dahil hindi pa naman to outside 15 kilometers radius. Ayun, hindi namin alam kung baka magkakasabit-sabit na naman to. Ayan. Ayan, may umiilaw sa amin ngayon, may umiilaw. Yun na siguro, yun yung nagsisignal. Ayan. Yan siguro yung may-ari nung pamo. Habang nagaantay kami na hatakin namin yung long line namin, may mga ginagawa din kaming ibang paraan ng pangisda. Tulad lang nito, pangangawil. O kaya gumagawa kami ng mini long line na mga 10 hanggang 20 hook lang. So dagdag huli din yon kung ano yung mga makukuha namin. Masasama rin yon sa buong huli namin. Pangalawang arya ni Rene, indong ulit. Ayun, ayos. Oh, yan na. So guys, time check. Alas 8 ng gabi. Nagtago kami dito sa loob ng kamara. Naglagay kami ng trapal dahil sa pugada. Ayan, no, lakas ang ulan. Yun, mga 15 or 30 minutes. Wala na to. So guys, wala na yung pugada. Mga 3 minutes lang yata yun. Anyway, ito yung pangkilawa, nilalagyan na ng pain kasi hata kami mamayang mga alas 9 yung panalagko. Tapos pag-arya namin ng panalagko, yung kwa naman, yung i-arya din namin yung pangkilawan. Tapos bukas na namin ang umaga atakin, mga alas 5. So yun, sa strategy naman kami, additional strategy to, pangkilawan tsaka panalagko, i-arya namin ng parallel lang siya. Indong, boss. Yun, may indong. Buhay pa. Wala na. So yun, 10 hooks lang yung nilagay niya. May huli indong. Yung eel na masarap talagang adubuhin yan kasi mataba. Mataba yung balat. Ayan. Isang kabuhi, you. So guys, time check, alas 10 na ng gabi. First cast namin, atake na namin ngayon. Mapapansin nyo, yun, meron kaming marker na nilagay kasi kung maganda yung huli namin ngayon, maganda yung hatak, babalikan namin. So yung last na, yung isang marker namin iniwan namin para at least alam namin yung markada. Good.
Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Lord. Thank you. Dun. Woo. Ayos. Yun. Kilawan. Kilawan. Thank you, Lord, sa Kilawan. Sa time na to, nagtataka si Popo. Dahil kung sabit lang to, ba't parang lumalaban? Akala namin simpleng baka ubod lang, o kaya pating, o kaya grouper na malaki. Pero hindi namin na-realize na sobrang laking isda pala yung humahatak dito. Sa katunayan, ayan, kung makikita natin, nagtatanggal, nagkabuhol-buhol yung mga lines namin, including yung tali sa buya namin. Doon namin na-realize, nung nakita na namin yung putol yung mga lines, na malaking malasugi pala yung dapat sana naming nahuli. Yung ine-expect nila, hindi daw bababa ng mga 80 kilos. So yun, sobrang sayang kasi hindi namin siya nahatak agad. At saka hindi naman namin talaga ina-expect na kakain yung malasog eh sa ganung pain namin. Kung may kita nyo yung mga pain namin, hindi nga umabot sa ilalim kasi hinatak na ng malasog yung lines namin. Patog. Ah, pating. Pating yung yumari. Sa time na to, meron na namang sumabit. Pero yun nga, ang sabi ni Popo, lumalaban. Hindi namin alam kung anong klaseng isda to. Basta lumalaban siya. At the same time, sumabit na rin talaga sa ilalim. So inaakala namin na isda to o kaya makukuha namin. Kasi sobrang laki. Lumalaban daw eh. Unfortunately, hindi na namin nakuha. Naputol na rin talaga yung sa pagkakahuli. Yun, Kilawan! Kami! Thank you, Lord! Thank you, thank you! Yun! Thank you, thank you! Lord. Yan, hasang na lang yung natira. Nawala na yung isda. Hindi siya pain, kundi yan yung kumagat dun sa pain natin. So, yan lang yung huli namin guys sa unang area. So yun guys, time check. Alas 12:30. Ilalatag na namin yung dalawang block line namin. Bukas na ng umaga ito aatakin. Sana maraming uli. Hello, good morning. Kakagising lang namin. 5:30. Possibly aatakin namin yung long line na 5, pero napasarap yung tulog. Ang problem
problema ngayon, hindi namin mahanap yung marker namin kasi hindi na rin siya nagbi-blink. Dahil maliwanag na yung bakit. Kasi hindi kami nakaangkurahe dun sa malapit sa marker namin dahil kagabi during the yung second na batak, diba ginamit namin yung anchor para gawing marker, tsaka lagi na gawing yung anchor tsaka marker na gawing parang palatandaan na doon kami nag-anchorahe. Minalas na pigtas yung tali ng anchor namin, so yung anchor namin nasa ilalim, wala na. Kami nagpalutang-lutang na lang. Palutang-lutang na lang kami. Supposedly dapat alasing ko nung madilim pa. Dapat gumising na kami at saka hanapin namin yung marker. Ayan. Sana mahanap pa namin kasi dalawang long line yung inarayan namin. See you later, guys. Ito, nakahatak kami ng isang black tip reef shark, pero patay na po ito nung nahatak namin. Doon po kami kinabahan dahil merong nahook na black tip reef shark. Ibig sabihin, mas marami pa sila dito na umaligid sa aming long line. So doon namin napaisip na baka naputol na yung iba dahil sa kanila. Pangalawang casting sa panalagpo ng mga labay. O mag-aarya, i-aarya pa namin to yung panalagpo, tapos atake namin yung panggilawan na labay. Thank you.
Sarap! Lord, maraming maraming salamat sa mga biyaya na binigay mo. Maraming maraming salamat sa mga isda na binigay mo sa amin kagabi. At saka kaninang umaga, at saka ibibigay mo pa rin mamaya. Sana maging safe yung pag-uwi namin mamaya. At saka pag-uwi namin sa aming pamilya. At saka masagana yung mayuwi naming isda. Maraming salamat po ulit, Lord. Amen. Namin daliki at lapa sausawan from Bacolod. Ito na yung official na sausawan ng Capiz Beaches. Thank you so much King sa magtapadala ng sausawan. Kain tayo. Ito ay inihaw na nipa-nipa yung eel, yung malabanos ba yun? Tawag nila malabanos. Kamay nila ang tawag dito malabanos. So na-marinate namin saka liyaw. Thank you.
bagol mo. Ang iba. Guys, shout out time. Shout out kay Ma'am Jerica Rubeso, Ma'am keep on watching, Mama Daging Chua, Phil Moto, LV Villarin, Alvin Jimenez from West Poblacion Cebu, Jomari Batan from Parañaque City, Batan family sa Salgan Maayon at Darundon family sa Alingatong. Glyza Babes, and shout out sa mga taga Sapian, Capiz, Dudoy Bacares of Chicago, Sir Jojo Matina of Sandawa, Davao, Hermy Ilantino Vlog, Buhay Gypsy Driver from Ambuso, Capiz, pakibisitahan nyo rin yung channel niya. Please check nyo yung channel ni Mark Vincent rin po. Then Mosqueda Family from Estancia Iloilo, Kelvin TV from Parañaque City, Hinojas Family and Garcia Family in Dingli, Iloilo, and to Sir Muhammad and Dr. Sammy sa employer ni Sir Henry Hinojas Jr. Greg Alipala and mga taga-barangay Malabag, Sityo, Banglid, Pavia, Iloilo, Jerome Sanchez and Jamaica Rose Angeles from Jose Panganiban, Camarines Norte, Elmer Diz of Pontevedra, Bilbis Family of Barangay Tabuk, Pontevedra, and Diz Family of Calapawan, Dumaraw. Marami-rami to. Villagracia Family, sang Barangay Bulo, Rua City. Shoutout sa mga kamag-anak ni Sir Joseph Dominguez sa Tacloban, Kathy Villete, kag sa mga pariente, Rojas and El Quinto Family, Manzano, Triple TV from Saudi Arabia, Yonji Kapapas of Amindan, Capiz, Rudy Angeles from Hong Kong, Erlina Coxin Magnuson watching from Sweden. Hi ma'am. Raymart Lopez sa 2349 San Andres Bukid, Manila, and Roa City, Capiz, Spice Gang. Shoutout kay Lola Aga sa Amindan, Capiz. Shoutout daw from your apo na si Carmelito Virola. Shoutout sa family Cordobero sa Luktugan. Pacheck nyo rin po yung channel ni Juan at Marga. Check nyo yung channel, mag-subscribe din po kayo doon. Gobert Naval of Binyan, Laguna, Ethelyn Ramos from California, Jack Welder 23 from Japan. Check nyo po ang channel din ni ng Monteo Brothers Jigging Adventure. Roel Gerardo Barona Family na taga Panitan, Capiz, Makawibili Family from Quevedo, Nix Gaming and CF Tech Family Lagoon na taga Barangay Agustin Navarra, Ibisan, Capiz. Meron pa. Michael Barona from Panitan, Capiz, John B. RW Channel. Shoutout kay Dondon sa Purupono, Barangay Libas, and shoutout sa mga tropa niyang San Miguel Boys. Lock 7 Vlog, Higala Mix TV na nasa Taytay Rizal at sa Canelio Family sa Iloilo. Zamich TV from Dubai, Tessie Season of New Zealand, Leo Panis of Purupono, Barangay Libas, Grace Campos, Puerto Princesa, Palawan, Family in Quilios, ang Libas, Barangay Libas, Roa City, Family Katipunan, sang Barangay Libas, Roa City, Zoe Nino Palete of Dumaraw, Capiz, Family Bargo ng San Antonio Pilar, Capiz, Agua Fresh Refilling Station in Burgos, Ilawod. Okay yung tubig nila dyan, saka mura lang. Toto Rini TV na taga Sigma, Capiz, sa kasalukuyang nasa Alcobar, Saudi Arabia, Ronaldo Castillo from Montreal, Quebec, Neil Cañete, Ana Gunda from Singapore,
Michelle De La Cruz from Singapore. Check nyo rin yung Beauty and the Beast YouTube channel. Last page. Villagracia Family, isang barangay Bulo, Roa City. Shoutout sa mga kamag-anak ni Sir Joseph Dominguez sa Tacloban. Kati Pariente, Pariente. At Pariente sa Roa, sa El Quinto Family. Manzano Triple TV from Saudi Arabia. Yon G. Ito, nag-double na to. Yon. Pinoy Yak Life Fishing and Crabbing Group. Shoutout daw sa inyo, Sir Romel. Odibus Aldama, Metma Aldama from Pasay City. Shout out sa family niya sa La Carlota, Negros Occidental. So yun guys, keep on watching po. At saka mga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at click the notification bell para maging updated po kayo sa mga videos namin. Caranzo Family o Barangay Libas, Roa City, yung mga Tunugan Boys sa Purocono, Barangay Libas, Balbono Family dyan sa Barangay Libas. So guys, time check, it's 12:20, ngayon na namin natakin yung pang third cast pa lang namin. So ang ginamit namin dyan is panalagko, more or less mga 600 hooks na lang yung natira sa amin kasi naubos na rin namang, naubos lahat na napigtas. Oh, yun, sana marami, maraming huli. So abangan natin guys. Yun guys, kasama ang palad, naputo na naman yung long line namin. So yung natitira siguro mga nasa between more or less siguro to mga 120 to 150 hooks. So anyway, yun na lang talaga yung tinawag sa mga sa long line namin. Guys, after namin kumain, nung hinatak na namin yung long line namin, yung dress na long line, wala na. Nakatatlong putol, then hindi na namin na-recover. Yung sa panalag ko, nag-area kami ulit, hindi na rin namin na-recover yung dress noon. Siguro nasa 120 hooks na lang yung na-recover namin. So after noon, umuwi na lang din kami kasi wala na rin naman kaming i-area na hooks. So medyo devastated, so medyo sobrang lungkot, sobrang baba ng moral ng crew dahil yun yung nangyari sa amin. Pero sabi ko sa kanila, okay lang yun kasi wala naman tayong nakakulong na isda dun eh, kumbaga panging isda to eh, so paswerte. Yun na lang ang sabi ko sa kanila, babawi tayo next time. So bukas ng umaga, bibili tayo ng mga gears ulit at mag-assemble tayo ng mas matibay na long line. Then mababalik tayo doon guys. So yun, maraming salamat sa panonood ninyo. Maayos sana yung kwan namin, yung pangingisda namin. Kaya lang doon kami nayari sa mga sabit-sabit. Tsaka sobrang sayang noon guys, yung malasog eh. Hindi namin kasi ina-expect, hindi namin na-anticipate na meron. Kasi yung malasog eh, ganito. Hindi siya bottom feeder na isda. Na timing lang, yung labay kasi namin is bottom fishing yun eh, dumidikit yun sa ilalim ng seabed. Natsambahan namin nung time na yon kasi nung pag-area namin, siguro timing na dumaan siya, kaya siya na hook doon. So yun nga, yung sa unang area namin, kung makikita nyo, sinabi ko doon na merong, nagulat kami, merong anod, merong sa gilid lang namin, siguro mga 10 to 15 meters lang yung distansya doon sa katig namin tsaka yung net nila. So doon kami kinabahan kasi baka nga nagtanggal yon, yung mga yung net namin tsaka yung long line lab. Sa kabutihang palad, hindi naman. So anyway guys, thank you so much sa panonood namin. Pinapangako naming babawi kami at makakuha kami ng marami pang isda. Thank you.